Yan naman ang mag-celebrate kahapon. Kaya lang talagang very tiring, ano? Very tiring. Kumusta po yung Pasko nyo kahapon? Pero parang walang dala rito, yan, no? Parang ganun eh. Oo. Sana may baong kami, no? Anyway, this coming Sunday po is our Thanksgiving service. Another year is given us by the Lord. And it is but natural na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kagandahang loob sa atin. Hindi ho kasi maganda na ang Diyos ay napakabuti sa atin, hindi tayo marunong magpasalamat. At ang isa sa pinakamaganda, natatandaan niyo yung sampung kitongin? Sampu yung pinagaling, pero isang Samaritano ang bumalik. Eh, ang Panginoon naghahanap, saan naroon yung siyam? So this coming Sunday, we'll be having, siguro maganda po yung magkaroon tayo ng ganoon. At kung mayroon kayong kahit kaunting madadala na kaunting pika-pika pagkatapos ng worship, pwede po sigurong huwag munang umuwi. Pika-pika, medyo, siguro kape-kape, ganoon. Mukhang pika, kape, yan. Okay, okay na rin ho. So, maganda po yung magkakapatid na hindi po nag-uuwian ka agad na parang nagmamadali. So kung may madadala kayong kahit ganon, hindi ho naman kinakailangan maging pagkain. Alam ko, kailangan kayo sa inyong family. But mas maganda ho siguro na mayroon tayong kahit kaunting ma-share sa ating mga kapatiran. If you have something to say. Okay. Gaano ka-importante ang mensahe sa huling linggo ng taon? May isang salawikay ng mga Pinoy na ganito. Ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi raw makararating sa paruroonan. Tama po ba yon? Pero, may isa naman nagsabing, ang tao naman na lingon na lingon, nahuhulog sa balon. So dapat po, mayroon talagang tamang pagtingin. I'd like us to open our Bible sa Philippians chapter 3. We'll be reading verses 13 and 14. Tayo po ito mayong lahat. Iisa lang po yung ating, yan pong nakalagay sa unahan, ating pong ilalagay na para isa lang po yung ating version ng gagamitin ng Bible. If you will just open your Bibles with you, sana ito na lang po yung ating basahin. Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Go! Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gatimpala nang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pag-ita ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Tayo po'y sandaling manalangin. Father, we would like to thank you for these two very important verses that we are to consider right now. Speak to us, Lord. Mangusap ka sa amin at bayaan mong ang mensahe ng iyong Espiritu ay magkaroon, maglinger sa aming mind. At tulungan mo sa pag-itan ng mensaheng ito, madagdag sa aming karanasan upang maging bahagi ng aming pamumuhay. I-bless mo ang bawat isa at tulungan mong makinig kami na mayroong kagalakan. Uuwi kami na mayroong kaming kalakasan ng loob na ipamuhay ang iyong mga prinsipyong ibinibigay sa amin out of these studies. Bless us, Father. In Jesus' name, amen. Please be seated. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Apostle Paul, nang sulatin ito, ay hindi nasa mabuting kalagayan. Si Apostle Paul actually was in prison and he was about to be killed. Meron po siyang mga tinatawag na prison epistles at isa po ay yung Philippians. Ang Philippians ay isa sa pinaka masasabi nating sulat na napaka-personal. Sapagkat sa chapter 4 ay meron silang manggagawa na hindi magkasundo. At si Apostle Paul, sapagkat siya ay nabibilanggo, maraming nangungutya sa kanya.
sinasabing siguro yung Diyos ay siguro may ginawa yung kasalanan kaya nariyan yan. Pero ang kay Apostle Paul naman, kaya siya naroon, ang sabi niya, ang kanyang kaisipan ay kaya ako narito ay upang i-share yung Word of God sa mga taong naroon sa bilangguan. At pagka kasi may gwardiya ka at mayroon kang kasamang kapwa bilanggo, wala naman silang choice kung hindi makinig ng message, di ba? Di ba? Yun ang ganun ang nangyari. So dumami ho ang nakakilala sa Lord even doon sa prison cell. So, thank you so much. Okay na? Yan, okay. Okay na po pala. Okay, so, ako'y naniniwala na mahalaga sa atin ang mensaheng ito dahil pinamagatan ko po ito na let's learn to look right. Matuto tayong tumingin ng tama. Kasi pagkamisan, nadadaya rin tayo ng ating paningin. Nadadaya ng ating pananaw. In essence, si Apostle Paul ay nagdi-describe na sa mga mananampalataya sa ngayon. Most of us na mga mananampalataya, pagkaminsan ay laging nakatingin doon sa nakalipas. Yung iba naman ay nakatingin sa future. Sa banal na kasulatan, if you're looking doon sa nakalipas, wala na ho tayong magagawa, natapos na yun eh. All you need to do is to accept kung ano yung nakalipas mo. At marahil matuto tayo mula doon sa ating karanasan sa nakalipas. Pero never na kayo ay magmukmuk upang asahan na mababago pa yung nakalipas. Hindi ho, tapos na yun. Kaya nga mayroon sinasabing, don't cry over a spilled milk. So, ano po yung ating pag-uusapan? Sa God's Christian Church, Santa Rosa, ay ninanais ko at sa buong GCCP, ay nagnanais po tayo na huwag tayong pumunta doon sa sobrang pag-iisip ng nakalipas at sobrang pag-iisip ng hinaharap. Ang pinakamahalaga ay yung ating pinag-aaral ngayon. Verse 13 ay sinasabi, muli nating banggitin, may sinasabi na ganito, hindi sa ipinalalagay kong nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko na ang nakaraan at sinisikap kong makamtan ang layunin, nais kong makamtan. Ang unang dapat gawin, take a look at the past. Tingnan muna natin yung ating nakalipas. Ang aking suggestion is, look back. Tumingin din tayo. While I was preparing this message, ang nais ko sana ay tingnan natin yung ating mga tinatawag nating spiritual inventory. Ano bang mayroon tayo? Bawat individual? Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung iyong pag-asa? Ano ba yung iyong failure? Pag ikay titingin sa loob ng nakalipas na isang taon, ano ba yung mga failures? Pag ang titingnan mo ay laging failures, ang mangyayari sa iyo kasi, mahahabag ka sa iyong sarili. Pero, kung ang titingnan mo ay yung aralin na nakuha mo doon sa nakalipas, it will be of great help to you. Kasi ito ang makapagibigay sa iyo na matanggap mo na ikaw ay nagkaroon ng ganon and then mai-amend mo yung iyong sarili. Alam nyo, ang mga bata, pag grade 1, bago pa mag-grade 1, makikita nyong ang mga sulat nila, ang mga pansulat nila, yung pencil nila, makikita nyo mayroong pambura, no? May mga pambura, tama? Ano yung dahilan? Kasi expected ng teacher na magkakamali sila. Pero pag ikaw ay third year, fourth year, high school, college, at ikay nakalapis pa, palagay ko hindi naman tama. Kaya kalimitan, ballpen na lang yun eh. Wala kang makikitang ganon. Ibig sabihin, expected ng teacher mo na natuto ka na sa mga nakalipas mo. Mahalaga na i-look back mo. Ano yung iyong mga successes? Ano yung iyong mga failures? Ano yung iyong mga shattered dreams nitong nakalipas? Ano yung mga unrealized goals? Yung hindi mo nakamtan na mga pangarap mo? Often, it is so painful to dwell in the past. Yung mga kalalakihan, nasa utak nila. Sa tuwing pag sila hindi nagpatawad doon sa taong niligawan nila,
pagkatapos ay hindi naman sinagot sila ng tama dahil yung expected nila ay oo, yung pala hindi. So nakadwell sila doon sa nakalipas, masakit. Pero if you can forgive, I mean yourself, at i-forgive mo yung tao, yung pala, ihahanap ka lang ng Panginoon ng mas better person kesa doon sa iyong nakita ngayon. Mas maganda po kasi ang plano ng Diyos para sa iyo. Sometimes gusto nating mauna doon sa gusto ng Diyos. As church, mayroon din po tayong mga hindi na-realize na dream itong nakalipas na taon. Pero alam nyo, I can honestly tell you that last year, ito pong church natin, nakita natin na nag-survive. Marami pong church sa Pilipinas ang hindi na ho nag-meet ngayon. Even yung malalaking churches, sumabog na rin ho. Bakit? Eh kasi ho, online. At yung iba ayaw nang umateng sa church. Online na lang ng online. Bakit? Ang gusto ho ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay isang harapang uri ng paglilingkod. Ang gusto po ng Panginoon sa iyo at saka sa akin is to achieve yung success natin at yung ating mga unreached goals. Pwede siguro nating pagbigyan yung ating sarili. Meron tayong dapat gawin doon. Ang pangalawa is not only to look back but learn. Ang ibig sabihin, remember. The wise man and the wise church will look back yung kanyang past and will learn from it. We will do our best to see what we will never do again dahil nagdulot sa atin ng pain. Mayroon pong mga tao kasi na pag ikay nagdwell sa nakalipas, parang hindi ka na makaaba-abante sa iyong nakalipas. We are never again guilty of repeating the same mistakes again. And yes, we all do things that were wrong, pero we should be wise enough to learn from our mistakes. And siya nga pala, sinasabi pong yung mga mistakes are great opportunities for us para ating harapin yung tama. Alam niyo, ang tagal na ng paring Bert na umaaten dito noon. Tapos ilang attempt na umikot na raw patungo rito. Yung pagpasok niya kanina, parang nagwa-wonder. Ito ba yun? Pero alam niyo, pag ikaw ay hindi tumigil sa paghahanap, maski mali doon sa una, siyak na ikaw ay makakarating sa dapat mong puntahan. If you will not quit, kahit ikaw ay nakadanas ng napakaraming mga stages ng mga mali, kung hindi ka titigil, tiyak na makakarating ka sa paruroonan mo. Pero the moment ikay nagkamali and you quit, that's the end of your story. Kapatid, ano yung mga painful experiences that you have? Narito pa rin ngayon. May nagalit sa'yo, may nanloko sa'yo, may ganito-ganyan. Sabi ni Apostle Paul, hindi na yon. Ang ginagawa ko, nililimot ko yung aking nakalipas. Can you forgive yourself? Can you forgive yourself sa pagkakamaling nagawa natin? Can you forgive people na nagkamali sa inyo? No, pero hindi ko malilimutan siya. Pero you know what? Talo ka pagka hindi ka nag-forget. Ano yun kung bakit? Nakakatulog yung tao, ikaw hindi. Kasi alam mo kung bakit? Natutulog ka, naroon sa mukha. Yung mukha niya andyan sa... Iinom ka ng kape sa umaga, nakikita yung mukha. Magpatawad ka na lang, oo. Talo ka eh. No? Nakuha niyo? That's the best thing that you can offer. That you can give to yourself. Pangatlo na pwede natin gawin is live. So, tatlo, look, learn, and live. Repent and let it go. If you in your spiritual inventory, you found areas of failures and times when mistakes are made, then
those things need to be left where they should be going. Yung pong mga masasakit na karanasan, itapo na yan. Wala na. Yung pong, ang sabi ng isa naman, dapat daw po ay matuto tayong to forget, I mean, forgive and forget. Sa totoo lang, psychologically, hindi ho totoo yung forget. Ano? Hindi ho totoo yung forget. Ano kung bakit? Eh, papaano malilimutan yung naging bahagi ng pagkatao mo yung nakalipas? Alam mo ang test whether na caught and unquote na forget mo na yon? Pag yung karanasan na yon ay dumating uli sa utak mo at wala ng pain o wala ng kurot, ibig sabihin, you have forgotten it. Pero pag mayroon pang kurot yon, ibig sabihin, andiyan pa yon. Kasi may nangangagat pa sa'yo eh. Kapatid, learn, nakalagay doon, look, learn, and live. God is much willing to help you forget your past and start all over again. Tandaan nyo, ang sabi ng Biblia, pag ikaw ay nagkasala at humingi ka ng patawad, yung kasalanan mo anya ay kanyang itinatapon dun sa pinakamalalim na puso ng dagat. Problema dun sa iba, marunong manisid. So, sinisisid nila yung iyong kasalanan. Tapos, ito, yun. Kaya ang mangyayari dyan, hindi ka maka-over, maka-get over. So, sa ating mga mananampalataya, we are to constantly beating ourselves, teaching ourselves ng tama at maayos na pamumuhay. From now on, look back, and then learn, and then live. Iwanan mo. Ang iyong iwanan ay yung iyong masakit na karanasan, pero ang dalhin mo ay yung masasarap na lessons ng nakalipas. Amen po ba ron? Okay, let's go to the second one. By the way nga pala, bago ako umalis doon, meron daw dalawang Buddhists na Japanese Buddhist ang naglalakad at sila'y patawid sa isang stream o sa isang river. At mayroon silang nakita, natanawan na isang babae na ano rin siya eh, naka-Japanese na Japanese din, pero ang balak sa nakitang-kita na napatawid, nakakimono lang yung babae. At nang tinanong nila, anong balak mong gawin? Sabi niya, balak kong lumipat doon sa kabila eh. Sabi niya, bakit? Eh, kasi mayroon akong pupuntahan noon. Kaya lang takot ako dito sa Agos o Agos nito. Baka madala ako. Nag-volunteer yung isa. Sabi niya, oh, sige, dinala niya yung babae, tapos sinilagay dito, at pagkatapos sinilagay doon sa kabila, ibayo. Maya-maya, nagpatuloy sila, at dumating ang gabi. Nang dumating na ang gabi, ginising siya nung kanyang kaibigan. Sabi niya, di ba may dalawang, sabi niya, may dalawang bagay na ating, na ipinagbabawal sa atin. Bilang mga monks at Buddhist, bawal sa atin ang number one, tumingin sa babae. Pangalawa, lalo namang bawal ang humipo sa babae. Sabi niya, alam mo ba, yung dalawang yun, na-violate mo kanina. Sabi nung kanyang kaibigan, wala na sa akin yun eh. Kasi pagkalagay ko doon sa kabila, wala na yung babae, umalis na. Nawala na rin sa utak ko. Hindi ko alam, daladala mo pa pala. Nakuha niya. Learn to shake off your past. Leave it behind. If you don't, as an individual, bilang mananampalataya, you can never be successful if you are carrying so many baggages in your life. Number two, take a look at the present. Hindi lang po yung una nating ginawa ay take a look at the past. Number two, take a look at your present.
Doon sa 13 and 14, especially doon, ano yung ating titingnan? Ang sabi, look at how we live. At look at how we live. Si Apostle Paul ay nagsasabi niyang, I'm pressing towards the mark. Yung pong salitang press means to run after a thing in order to lay hold on it. Si Apostle Paul, ang gusto niya, kung yung kanyang target na yon, hindi yon mawala sa kanya. Ang nasa utak niya ay yung kanyang target na naroon sa unahan. Maraming mga kabataan, ang pagkagaya ng isang lalaki na sinasabing ganito, nakakita raw siya ng isang nagsosolo pero parang nahinog ng mangga, pero mataas. Tinry niyang akyatin, pero hindi niya kaya. Tinry niyang batuhin, hindi rin niya matamaan. Sabi niya na maghuhuli, hindi naman masarap yan. Hindi masarap yan. So iniwanan na lang niya. Ano nangyari? Habang siya umaalis, sinasabi niyang, hindi masarap yan, pero naglalaway naman siya. Kapatid, kung ikaw ay mayroong bagay na gustong gawin, huwag kang sumuko kaagad. Do whatever you can in order for you to attain the goal that you have for yourself. Yung sinabi rito, Paul's Christian life wasn't a hit or miss thing. He was all out for Jesus Christ. Nothing else in his life mattered as much as living for the Lord. There are always, tandaan mo ganito, pag ikay Kristiyano, hindi pwedeng hindi ka masaktan. Oo, pag ikay namuhay ng matino, yung mga kasamahan mo na mag-iinom, maninigarilyo at anumang ginagawa nila, sasabihan noon, pag ikay pinaiinom, sasabihan, hindi ka marunong makisama. Pag ikaw naman ay nakisama sa kanila, yan ba yung born again? Ba't ganyan? Nakuha nyo? Sa kanila, masama ka pag ikay nakisama at masama ka rin pag hindi. So mas mabuti, nakalagay sa prinsipyo ng isang Kristiyano, 1 Corinthians 10:31. Napakaganda po ang prinsipyo ng mga mananampalataya. 1 Corinthians, sa ating ginagawa ha, 1 Corinthians 10:31. Pwede ba nating basahin yon ng 1 Corinthians 10:31? Kaya ba nating ilagay yon? 1 Corinthians 10:31? Wala, okay. Ang nakalagay po doon, whatever you do, whether you drink or eat, do it all for the glory of God. Ano man yung ginagawa natin, kumakain man, whatever you do, whether you eat, kumakain, or drink, o umiinom, ang sabi, do it all for the glory of God. The very basic na ginagawa natin araw-araw, ang sabi ng Biblia, we must do it for the glory of the Lord. Kapatid, kaya tayo hindi nagiging matagumpay is because usually we are doing it to honor ourselves. Kaya tuwan-tuwa tayo pag nagawa natin. But you must do it una for the Lord, for Jesus Christ. Every activity, every attitude, every action, everything we should be doing is for the glory of the Lord. This applies even to the church as well as bilang individual. We must be living in order to glorify the Lord. Number two is by Jesus, sa pagitan ng Panginoong Jesus. Nakalagay sa Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Dapat ang ginagawa natin usually ay ito ay sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Here is where Christians and many other churches missed it. We tend to try to do Christianity or Christian things in our own power. In reality, we are powerless sa ating mga sarili. Sabi po ng Panginoon sa John 15:5, without me, you can do
nothing. So we need to see that we must be allowing Jesus Christ to use us para magawa yung ipinagagawa niya sa atin. Ang pinakamasakit ay you are doing it for yourself. At pagkatapos, pag hindi ka pinalakpakan ng tao, ano mangyayari? Magbibigay ng special number o di kaya ay ng anumang gawain. Tapos pag hindi masyadong na-appreciate ng tao, parang maiinis tayo because you are doing it for yourself. But if you're doing it for the Lord, whatever happens, masisiyahan ka. Amen ba? Kasi ginawa mo yung para sa Kanya. Letter B is that, at not only at how we live, but how we labor. Papaano tayo nagtatrabaho? Paul was striving and reaching. Yun po ang ginagawa niya. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ko yung nakalipas at ano, ginagawa ko yung nasa unahan. He was doing his best for the glory of the Lord. And as we look at where we are today, tatandaan ko yung medyo naligaw yata si pare dahil mukhang na ano eh, ano? Iba na to eh, ano? Parang ganun eh. Eh samantalang siya, samantalang doon din ba yung lugar? Kaya lang talagang pag naiba na yung lugar at maninibago ka, ganun din naman. Halimbawa, si, ano, parang Joel o di kaya si Carl, pag ikaw ay namuhay ayon sa Panginoon, tapos hindi ka kilala ng iba, what will happen? Bakit ganito to? Ang ordinaryo kasing expectation ng inyong mga kaibigan, lahat ng lalaki, babaero. Hindi naman ikaw, no? Hindi raw. Lalo naman siguro si pare, no? Nasa likod mo si kumare. Para sa kanila, pag hindi ka naging babaero, parang ano ka eh? Parang hindi ka lalaki. Pag hindi ka nagiinom, hindi ka ninigarilyo, hindi mo ginagawa yung kalokohan, parang hindi ka lalaki. Pero sa banal na kasulatan, ang isang tunay na lalaki, siya po ay nakalaan lang sa isang Eva. Tama? Eva. Hindi Eva. Okay? So maliwanag yun. Ang tunay na lalaki, marunong siyang pumigil ng kanyang sarili para doon sa kalooban ng Diyos. Ganyan din naman ang isang mananampalataya. Dapat ang isang mananampalataya, we are supposed to be doing everything dedicated for the Lord. Sabi ng Panginoon, gawin natin yung ating magagawa for the night is coming when no man can work. Sino bang makakagusto na makitang si Pastor Ed ay mamatay? The peak, matakan mo, he was so prepared. Last Sunday kasi, mayroong dalawang activities na naka-prepare do sa tanza. Worship service at saka yung pamimigay ng gift. Tapos evangelistic. Mayroon pa pala siyang dedication, child dedication. Nakapag-drive pa siya going there. At nung siya pababa na, parang nakaramdam siya ng pain. At sa kanyang dibdib. At yun na. Sinugod siya sa hospital and he was dead on arrival. Hindi, what a waste of time. He has done everything what he could to the max, ano, for the glory of the Lord. Mga patid, huwag tayong malulungkot kung ang tao yung nauna kagaya ni Pastor. Of course, ako, nalulungkot ako dahil siyempre, naglingkod po tayo ng Panginoon at tinuring natin siyang mga lingkod ng Panginoon kasama natin. Sinasabi po that, therefore, we need to throw ourselves into the work of the Lord without reservation. Men and women, we need to gauge our faithfulness, our earnestness, our desire, and our motives, and we need to see that we are laboring dedicated only for the Lord and not to anybody else. And our labors declares, yung pong salitang labor dito, kaya ginamit yung salitang labor, hindi work. Kasi ang nakalagay po sa 1 Corinthians 15:58, ay nakaganito, sabi, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work, ang nakalagay po, in the labor of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Ano po yung labor na yan? Palagay ko, lahat ng babae rito naman na may asawa, nakapag-labor, ano?
Madali bang mag-labor? Ha? Yun po ang ginamit sa Biblia, labor. At hindi pag hindi pa nararanasan yung ganung uri ng karanasan na ang babae nagli-labor, hindi pa rin po yun, ang tag doon work lang. Dapat ang mga mananampalataya nag-exert ng effort and everything what he could just to glorify the Lord. Kung tayo po ay attendee lang, ako'y naniniwala, tatanda ako nung araw, nagkakaroon yata kami ng ano, nagpiprepare kami ng parang musical kantata, ng choir, and so on. Eh, siguro, hindi ko alam kung naobserbahan din ni Paring Joel, saka ng misis ko. Eh, pag hindi nila makuha yung note, usually, kinakailan, umalis muna ako dahil, ganun. O alis muna ako. Yun yata ang kwentuhan nila pag ako'y nakatalikod eh. Mainit ng ulo ni Pastor. Pero kailangan ko tumalikod muna. Otherwise, I cannot do everything what I should to glorify the Lord. Tandaan nyo, ang bawat mananampalataya inaasahan ng Panginoon to do our best. How we live, how we labor, at ang kahulihan, how we love. As we look, ano, habang ating tinitingnan, ang paglilingkod natin para sa Panginoon, dapat una sa lahat, love the Lord your God with all your soul, with all your strength, and with all. Lahat po doon ay all. Hindi kauntila, hindi kakarampot. Sa nga pala, muli kong babanggitin, ang nanay ko ay mayroon po siyang payo sa akin nung bata pa ako. At yun po yung muli kong uulitin sa inyo. Ang nanay ko, ang sabi niya sa akin, anak, pagka ikaw ay inanyayahan at yan ay kainan, kumain ka ng marami. Dahil kumain ka ng kaunti at kumain ka ng marami, nakikain ka rin. Abay, ipamalita kasi nakikain ka. Marami naman, di ba? Kisa dun sa, kundi lang gano'n, nahihahiya pa. Tatandaan, pag ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, pag ikaw ay gagawa ng anumang bagay sa Panginoon, gawin mo na yung 100%. Huwag yung kakanta ka. Pasensya na ho kayo. Huwag yun ang masyadong pakinggan yung boses ko. Yun na lang pong lyrics. Eh, paano ko hindi mapapakinggan yung boses mo? Eh? Ikaw na yung nariyan sa unahan. Di ba? So, do the best you can. Amen po? Gawin natin yung pinaka-best. Tandaan natin. Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At yung ating pagkabuhay sa mundong ito, it will never be repeated again. Hindi ho tayo kagaya ng mga Hindus na sa kanila paniniwala, nagkakaroon po ng reincarnation. Hindi ho ganon. Ikaw pag namatay, harap ka kaagad sa Panginoong Jesucristo. To be absent from the body is to be present with the Lord. That's why we have to do the best we could as long as we live right now. Because you can never repeated your life once more. Tandaan natin, wala pong test dito. Wala pong, teka muna, walang ganon. Dire-diretso po ang buhay natin. So we are partakers, actually, ang sinasabi po, do it for the Lord or for God and for our fellow men. So gagawin po natin ito para sa Diyos at para sa ating kapwa-tao. As we look sa ating paglilingkod sa ating kapwa-tao this morning, ang tanong ko'y ganito, may nagsabi na ba sa iyo na, bakit iba ka kaysa sa ibang tao? At pag sinabi, kasi born again ako. Ah, ganun ba? Sana naman, born again din. Hindi yung, ha? Born again ka? Bakit parang hindi halata? Ang hirap yata nung hindi halatang Kristiyano. Ipakita mo na ikaw ay talagang mananampalataya. When Jesus Christ died for you, He made it sure that He was crucified on that very, sa masasabi ko, napaka-pangit na krus. Hindi niya ikinahiya na minahal ka niya. Yung kanyang muka ay nakapain sa mga tao at kitang-kita. Yung kanyang pagdurugo mula doon sa kanyang katawan. Yung lahat ng kanyang paghihirap, kanyang ginawa ito publicly. Tapos maglilingkod ka sa kanya,
karampot lang. Love Him. Sana nga yung kanta ng mga miyembro ng ibang tao, sabi nga ay, love Him with all your heart. Mahalin mo siya ng buong puso. Hindi lamang for God, but for our fellow men. Ang sabi po ng Panginoon, thou shalt love the Lord thy God in Him only, and love your neighbor as you love yourself. Hindi mo kayang sabihin dapat yung the greatest love of all is happening to me. Ang sabi doon, ano yung greatest love na yon? Learning to love yourself is the greatest love of all. That is not true. Wala pong utos ang Panginoon nun. Ang pinaka-best na magagawa mo, spend your life loving God and loving people. At ang Diyos na po ang bahala sa sino mang taong nagbigay ng ganon. Magkukonclude po ako ngayong umaga. Number three is, take a look at the price. Kung ikaw rin ay naglalakbay sa ngayon, tumingin ka dun sa price na nasa huli. Una sa lahat, we are partakers of the high calling. From sin to salvation, from death unto life, from strangers to become God's family, and from wanderers to become witnesses of Jesus Christ. Yan po ang unang makikita natin. We are partakers of the high calling of God. From sin to salvation. Tayo na makasalanan ay kanyang iniligtas. Mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yan po ay gusto ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Bilang estranghero, tayo inampon ng Panginoon at ginawa tayo mga anak niya. At mula sa isang manlalakbay, patungo sa mahusay na witnesses of the Lord. Yan po ang gusto ng Panginoon. Look at the price. Tatandaan natin, ito ibinigay sa atin, hindi kung ano paman. Hindi dahil you deserve it. Yan po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Number two, we are partakers of a holy calling, not only high calling, but holy calling. Sa banal na kasulatan, we are to separate from the world. Dapat iba ang mananampalataya, iba ang tunay na Kristiyano, ibang iyong ugali, ibang iyong pamumuhay. Ipakita mong ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Hindi mo isinisigaw na ikay Kristiyano. Ipakita mo na lang. Don't just say it. Show it. Tandaan nyo, ang magagandang flowers, wala kang makikitang boses dyan. Pero mapapansin mo lang sa pagitan ng kinang at gaganda nito, yung mga petals nito. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, you're also attracting people to yourself and yourself attracting people to the Lord. Kahit may nakakakita o wala man, tinan nyo ang mga rosas, wala mang makapuna, wala mang hindi, tuloy pa rin ang kanyang pagbukadkad. Ang ganda nito. May nakapuna man o walang nakapuna sa ginawa mo, tandaan nyo, you are doing it for the Lord, not for yourself, and you are honoring the Lord. Pangtatlo at kahulihan, we are partakers of heavenly calling. Ang banal na kasulatan po ay sinasabing, we are ahead and sometimes we ourselves are behind. Often, this life we struggle at mayroon ding mga pagkakataon, one day, tayo po ay haharap sa harapan ng Panginoon. Ipagsusulit natin yung lahat ng ginawa natin, whether it is good or bad. Sana, in that beautiful shore, one of these days, ay may sabihin ng Panginoon, pahinga ka na anak, pumunta ka rito, makatagpo ka ng pahingahan sa aking piling. Hindi po yung habang narito sa mundo, ginagawa mo ang iyong para sa iyong sarili. And then, aasahan mo na sa Panginoon, mapupunta ang kagalakan at makaka-enjoy ka sa Kanya. Sabi nung isa, asa ka pa. Hindi pwede yun. Bilang mananampalataya, you live for the Lord. Mamuhay ka ng tama para sa Kanya. In conclusion, ang tanong ko'y ganito, are you saved? Kung ikay isang taong naligtas na sa biyaya ng Panginoon, ang tanong ay, are you living for the Lord as you should? Pangatlo, are you living for the future? Are you stuck somewhere in the past?
Baka naman yung utak natin ay nakalagay sa nakalipas. Are you pressing for the mark and reaching for the prize? At ang kahulihan, what about the church? Ang tanong ay, are we on the right track? Mahalaga that as we celebrate yung ating pamumuhay bilang mananampalataya, may I remind you na mananampalataya, tumingin tayo ng tamang pagtingin. Huwag yung kakanta ka kahit kaunting pagtingin. Hindi ho ganun. Hindi kaunti, tamang pagtingin. At ang tamang pagtingin ay ang pagtingin sa ating Diyos. Tingnan mo yung iyong nakalipas, tingnan mo yung iyong sa kasalukuyan at yung hinaharap. Take a look at your past, take a look at your present, and look at the price. At mayroon kang tama na direksyon sa buhay mo. I don't know, maganda siguro yung mag-alay ng ating sarili sa harapan ng Panginoon bago matapos ang taong ito. At sabihin, Lord, here am I, andito yung aking buhay, gusto kong italaga para sa iyo. I may have not used my body para sa iyong kalartian these past days or these past years, pero right now, I'm committing myself for your glory and for your honor alone. Maganda pong tayo ang magdesisyon. Walang pwedeng magdesisyon yon para sa iyo. Walang ibang pwedeng gumawa nun kung hindi ikaw para sa Panginoon. At tandaan nyo, walang nag-offer ng sarili sa Panginoon na kanyang binigo. Habang tayo po ay nakatungo at habang tayo nakapikit, let us bow down our heads, close our eyes. May sinasabi ba ang Diyos sa iyo ngayong maga na sinasabing, i-offer mo yung iyong sarili sa akin. I need your life. I need yourself. Matagal na kitang hinahanap. Matagal na kitang pinababalik. Matagal na kitang inaakay patungo sa tamang direksyon. And if you wanted na ialay ang buhay mo, I was only 14 years old when I offered my life to the Lord. At hindi po ako nagsisi hanggang ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon for His pagtingin sa akin. At inanais ko naman na kung maaari, makapag-desisyon tayo ng tama right now. And if you wanted na makapag-desisyon right now, gusto kong ipanalangin kita if you wanted to stand and I'll pray for you. Meron bang taong gusto magsabing, yes, Pastor, I would like just to dedicate and commit myself to the Lord right now. If you want to stand, you may stand and I would like to pray for you. Meron bang isa o dalawang man lang na lalaki o babae na magsasabing, Pastor, yes, I am giving my commitment and I'm dedicating myself again to the Lord from now on. Will you please stand? Salamat po. Meron pa bang gustong sumunod sa paghahandog ng kanilang buhay para sa Panginoon? Tandaan nyo, ibibless ka pa ni Lord if you would like to stand. If you would like to be used by God. Sabi po ng Panginoon, walang sino man nag-alay sa Kanya na tinanggihan niya. It is the right time, mga kapatid. Hindi natin alam how long shall we live on earth.